Hello guys, good morning. Tapos tignan nyo to, nasa loob ng flight cage ko. Naglagay ako ng malaking perch. Hindi ko alam kung ano yan, basta kahoy na malaki na pwede nilang dapu-dapuan tulad no, ng cute-cute nyo. Kusan siya siya nag-aapak. Pero mas pinapansin talaga nila yung mahabang perch na yan. Dahil dyan sila ano eh, dyan sila komportable eh. Kasi kapag tinanggal ko yan, lagi silang nando doon sa ano, sa gilid ng cage, sa screen nakasabit. Eh ayoko nakikita silang sumasabit sa screen kasi parang nangangalay sila, wala silang madapuan, kaya big choice na maglagay ako ng malaking kahoy dito na pwede nilang dapuan, pwede nilang galaan, pwede nilang lakaran. Tapos yung mahabang perch doon na nasa ibabaw ng malaking nilagay kong perch, eh mas gusto nila yon kasi mas mataas, mas steady, tapos mas komportable siguro sila dyan, kaya ayan ang pinipili nilang dapuan. Pero nakikita ko naman sila na dinadapuan nila itong malaking perch na nilagay ko. Ayan. Kung nagtataka kayo kung saan ko to nakuha, dito lang yan sa bahay. Isa siyang ano eh, may mga lantern to. Nasira na, tapos hindi na to ginagamit eh. Halos 5 years na ata tong nakatambak. So naisipan kong i-recycle ko, ilagay ko sa loob ng flight cage. Mabuti nagkasya doon sa pinto kasi balak kong patulin eh. Akala ko kasi hindi magkakasya, eh nagkasya naman. So, pinasok ko ng buo, ayan yung naging itsura, ayan yung naging style. Eto kasi, ayun nga, may lantern to na kapag sinaksak mo, eh may mga ilaw. Tinanggal-tanggal ko na lang yung mga ano, nakalagay para dapuan nila, wala maging problema. Tinanggal ko rin yung mga wirings, tas yung mga ibang pako. So, ayan, itsura. Maganda ba? Nagagandaan ako kasi ano eh, ang ganda na ng itsura ng flight cage dahil ilagay ko to. Siguro para sa akin, hindi na ako yung tipong breeding type. Hindi na ako yung masyadong nagka-focus sa breeding, yung mga breeding cage, yung ganun-ganun. So parang pumapasok na sa isip ko na mas okay pang maging alaga, yung tipong nagbibigay tayo ng mga obstacles, ng mga toys para tumalino sila. So ayun yung nasa isipan ko na ngayon. Kaya ganito na ang ginagawa ko sa flight cage. So try natin na ilagay natin yung cellphone sa loob ng flight cage para makita natin kung ano ginagawa nila. Okay? So ayan, naka times 2 yan ha, para makita natin ng mabilis. Yung video na to ay nasa 10 minutes. Ginawa na lang natin times 2 or times 3 ata para makita natin kung anong ginagawa nila sa loob ng flight cage sa bago nilang perch at sa bago nilang malaking perch. So habang tinitignan natin sila dyan, question and answer muna tayo. Pero bago tayo tumuloy sa mga question and answer, marami sa inyo na nagtatanong kung saan ako nakabili ng nest box tapos may libreng ibon. So, para sa ikakabuti daw ng pinagwilan ko, sabi, tinanong ko kasi siya kung pwede bang sabihin ko yung pangalan mo tapos para sila ibibili na, para makabili sila ng nest box sa iyo. Tapos sabi niya, wag na daw kasi pag sinabi ko daw pagkakaguluhan siya. Tapos baka hingian ng hingian ng ibon. Sabi niya din na yung ibon na binigay niya daw sa akin ay para lang daw sa akin 'yon kasi ayun lang daw yung pang-out niya na bata pa, tapos bilang friendship daw para gumanda daw yung pagkakaibigan namin. So, ako naman okay, sige. So guys, hindi ko masasabi sa inyo kasi ayaw niya. Parang, ayun nga, naiisip ko na baka pagkaguluhan nyo, kaya hindi ayaw niyang
magpasabi kung ano yung pangalan niya sa Facebook, kung ano yung lugar niya, kung ano yung contact number niya, mga contacts niya, ganun. So, siguro, hanapin nyo na lang siya sa, ano, sa mga Facebook group kasi doon ko lang siya nahanap. Nakabili lang ako doon sa Facebook group. Tapos, ayun, nakachamba lang ako na isa yung nabilan ko. Tapos, bumili ako ng nest box, ng pitong nest box. Kung hindi niyo pa napapanood yung video, yung link nasa description box. Or pindutin nyo yung lalabas dito mamaya. Okay? So, ayun nga, nasa Facebook group lang siya. Tapos, baka makita nyo yung pangalan ko doon na nag-comment ako kung magkano, location. Tapos, ayun, baka makita nyo, gala-gala lang kayo sa mga Facebook group. Ayoko rin sabihin para kayo na maghahanap kung saan ako nagko-comment, kung saan ako naghahanap ng mga nest box. So, may mga nagtanong din kung magkano yung nest box. Nasa 180 isa. Tapos binigyan niya ako ng discount kasi marami akong binili. 7 yung binili ko. Binigyan niya ako ng discount ng 10 pesos. So, 170 kada nest box. Tapos, ayun nga, hindi ko naman alam na bibigyan niya rin ako ng ibon na personata, green personata, na libre. Hindi ko alam kung bakit niya ako talaga binigyan. Hindi niya sinasabi. Pero basta, masaya ako dahil binigyan niya ako ng green personata, dalawang lalaki. Hindi na masama kasi marami naman akong hen dito na pwede nilang paresan. So, ayun lang about dun sa nest box. So, tutok naman tayo doon sa question and answer. Okay, yung tanong niya ay, pwede po ba magtanong bakit po di nila kinakain yung successor nila? Ganun talaga yung ibang ibon. Hindi lang natin nakikita na nginangat-ngat nila yan, kinakain nila yan. May makikita na lang kayo na may durog dyan sa lagay ng pagkain nila. Pero okay lang yun kung hindi nila kainin. Pwede naman yan itabi ulit. Hindi tulad ng mga seeds na kapag kinain nila, yung balat matitira. Tapos itatabi natin para ipahangin natin kung may mga natitirang seeds pa na pwede pang ibigay ulit sa kanila. Yung parang ganun, yung pellets naman kasi, kahit hindi nila ubusin yan, hindi mo na kailangan hanginan para lumipad yung mga excess na mga powder, yung ganun. So, kahit buo-buo pa yan, itabi mo ulit para pwede pa nilang kainin ulit. Pwede mo pang ibigay sa mga ibang araw, sa mga ibang breeders mo. So, ayun ang maganda sa successor pellets. So, okay lang kung hindi nila kainin, pwede mong itabi ulit. Okay? Next. Pag nag-nesting po ba, sure na mangingitlog na? Hindi po, dahil ang bago sila mangitlog, kailangan muna nilang mag-mate, yung successful na mate. Kung nakita nyo silang nag-mate, maghihintay lang kayo ng 7 to 10 days para makita nyo kung buntis yung inyong hen. Tapos, mangingitlog yan after 7 to 10 days ulit, may itlog na doon sa nest box. Tapos, para mapisa yung itlog, 21 days hanggang 25 days. Ayun yung unang itlog na mapipisa. Kaya kung nakikita nyo silang nagdenesting, hindi pa po yan yung sign para mangitlog. Kaya lang sila nagdenesting para mag-ayos ng kanilang pugad para sa future nilang itlog. Kaya dapat bantayan nyo yung mga alaga nyo kung nag-mate ba sila o hindi. Next ay, okay lang ba ang nest box na 6x6x10 sa African Lovebirds? Pwede naman siya, pero sobrang sikip po nun. Para bang, paano kung mangitlog sila ng marami tapos mabuhay yung mga inakay lahat? Lahat ng itlog ay mapisa, mabuhay lahat ng inakay, sobrang sikip po nun. Para bang may hirapan si hen at si cock na magpakain ng kanilang inakay dahil hindi maluwag. Kailangan dun tayo sa specific size ng nest box para sa African Lovebirds. Ayun yung 8x8x10 o kaya yung mga customized na nest box, yung 8x8x14.5 or 16.5. Tapos yung mga drawer type, yung mga acrylic type, yung mga ganun. So, kailangan mas malaking space para kapag marami silang itlog, tapos napisa lahat, maayos silang makakagalaw. Maayos mapapakain nila yung mga
inakay. Ganun po dapat, okay? Next. Pwede pa bang i-handfeed yung inakay na malaki na halos may mga balahibo na at gaano kadami pa kain dito? Alam ko pwede pang i-handfeed yan basta hindi pa sila marunong lumipad. Yung tipong hindi pa nakakalipad ng mataas, yung okay lang yung konting lipad lang, pwede pa siguro yun. Tapos yung sa pagpapakain, okay na siguro yung 10cc, yung ganong kalaki. Okay na yun sa dalawang inakay. Basta mapuno lang yung kanilang crop, okay na yun. Pwede mo pa silang i-handfeed. Ang importante lang sa pag-handfeed ng ganyang edad, tiyaga. Kailangan nyo magtiyaga. Huwag kayong may stress kung ayaw nila kumain, kung ayaw nila sumunod, ganun. So, magtiyaga lang po para matuto po silang mag-recall kung ano pa yung gagawin yung mga tricks, okay? Next ay pwede bang durugin ko yung mga successor pellets? Di kasi nila kaya ng buo. Tapos tinatapon lang. Kung durug yan ay parang mahirap kainin. Ewan ko. Kasi yung sa akin, binibigay ko lang ng buo. Tapos yung ibang alaga ko, hindi nila pinapansin. Pero yung iba, nauubos nila. Tulad nung parakits ko, yung mga badges ko, pag nakikita ko yung lagayan nila tapos may successor pellets, talagang ubos, lahat durog. Hindi ko alam kung bakit ang galing nilang kumain ng successor pellets. Pero advice ko lang, mas okay po na magbigay na lang ng buong successor pellets kaysa sa durugin, kasi hindi yata nila papansinin na kapag durog eh. Tapos normal lang po na tinatapon lang nila yung successor pellets sa poop tray nila. Okay lang po yun. Basta may matitirang successor pellets sa kanilang lagayan para mabukod nyo, matabi nyo, para mabigay nyo po ulit sa mga susunod na araw. Ganun lang po yun. Kaya pwede nyo pong durugin. Diskartehan nyo na lang po kung paano nila makakain. Tapos pwede naman buo na mas advisable para mapansin nila, makakain sila, madurog nila na maayos. Ganun lang po yun. Okay po. Tapos may mga comments dito na natutuwa ako eh. Hindi ko alam kung bakit nila ako nai-imagine kay Terrence Romeo, basketball player ng SMB. Hindi naman ako marunong mag-basketball. Nagpa-long hair lang ako, tapos na-chambahan lang din na long hair din siya. So, ayun lang ngayong video. Sana nagustuhan nyo itong gawa ko ng sa flight cage, yung malaking perch, tapos yung mahabang perch. Kung may gusto pa kayong isuggest na pwede natin ilagay dyan, ay comment nyo lang para pag-iisipan natin kung saan natin pwedeng ilagay, kung pwede ba ilagay, yung ganun, okay? So, salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.